Hello guys, good evening. Hindi ko natapos yung vlog ko kanina sa labas kasi nga naubos yung battery ng handphone ko. So ayan, ipikwento ko na lang sa inyo kung ano nangyari sa akin right after nung kumain ako dun sa fast food. Ano, umulan kasi ng malakas. Tapos yun, paglabas ko sa ano, kailangan ko pang bumalik kasi yung alaga kong, yung eldest na alaga ko is uuwi siya ng mga alas 3, mga 3:30. So, dapat andito na ako sa bahay. Eh, umulan. Tapos, hindi ako nakadala ng payong. Tapos, yung mall na ano ko is ano siya, malalakad lang yung ano, yung bahay. Malapit lang sa mall. Kaso, ang lakas talaga ng ulan. So, yun, mga 3:45 na ata akong nakaabot dito. Tapos 3:30. Andun na siya. Andun na yung bus niya. Tapos, kawawa yung bata. Andun lang siya sa baba. Naghihintay sa akin. Buti hindi siya nagsumbong sa nanay niya. Sabi lang niya, saan ka ba galing? Tapos nakita niya na ano, bago yung buhok ko. Kasi wish niya talaga. Kasi sinabi ko sa kanya na, ayaw ko na dito sa mataas kong buhok. Sabi ko sa kanya. Kasi sila din, ayaw din nila yung sobrang taas ng buhok. Pati yung amo ko, ayaw niya. Tapos, ayoko sanang magpabangs. Sabi niya sa akin, kung magpapuputol ka ng buhok, kailangan ipabangs mo. Kasi yun yung mga favorite ng mga incheck, ng mga Koreano, ganun, mga Hapon. Yan yung mga ano nila, yung mahilig sila sa bangs. Tapos, buti kanina, malayo pa ako, na-sight na niya ako. So, sabi niya, parang na-excite siya na parang, excite na parang naghalong galit. Kasi hindi niya alam lumabas pala ako. Tapos, yun, nakita niya na short hair na ako. Sabi niya, parang naamis siya. Oh, nagpaputol ka na pala. And ito, ganyan. Tapos, ang saya-saya kasi may bangs na rin daw. So, yun, parang napawi yung galit niya. Sobra yung kaba ko. Diyos ko, paano na pag magsumbong sa nanay yun. So, hindi naman siya nagsumbong. Hanggang inaliw-aliw ko na lang siya. Hanggang matapos tong gabing to, nakatulog na andun, nakatulog. Parang nakalimutan na din niya yung pangyayari kaninang hapon. So, yun. Tapos, ano, mga alas 5 din, lumabas din ako. Ewan ko ba, pag lumalabas ako, andyan palagi yung ulan. Hindi na naman ako nakapagdala ng payong. pag lumalabas ako, umuulan, tapos hindi talaga ako prepared. Iniiwan ko talaga yung payong kasi ayaw ko yung may binibit-bit. Except lang yung cellphone ko. So, yun. Umuulan na naman siya. Tapos, sinundo ko yung dalawang bata. Tapos, ayun, pag-uwi, nagsakay na lang kami. Mga around 6, naka-uwi na ako dito, mga around 6. And then, syempre, kakain kami, yung mga bata, papakainin ng nanay. Tapos, naglilinis ako ng kusina. Eh, hindi ko namalayan pag naglilinis ako ng kusina. Ano pala, may ginagawa palang kababalaghan yung dalawang batang babae. So, yun, napagalitan sila. Ang tagal nila, kasi ibang magalit yung nanay nila, kasi parang one-to-one talaga sila. Nakalak yung pinto ng kwarto nila, tapos yun, nagsisigaw-sigaw yung nanay nila. Iba kasi sila magdisiplina, hindi yung parang smooth lang na, oh, ganito, ganyan. Iba magdisiplina yung amo ko talaga. Iba siya sa bata, magdisiplina. Although, hindi niya inaano sa akin yung pagkain ng anak niya. Siya talaga nag-prepare ng pagkain ng anak niya. Pati yung mga dadalhin sa school, ganun. Siya nagpapakain. Pero pag nagkamali talaga yung anak niya, yun. Ano talaga sila. Grabe magdisiplina. Iyak talaga yung bata. So yun, okay naman sa akin yung ganun. Kasi sa dati kong amo, hindi sila marunong magdisiplina ng bata. Hindi sila marunong. Tinotolerate nila yung ano. Pero dito, na-impress ako sa disiplina na inaano nila sa anak nila. Kasi ano talaga. Sige yung mga bata, walang... Hindi sila open sa nanay nila, mas open sila sa akin. Kasi ano, natatakot sila sa nanay nila. Sabi ng amo ko, mas maigi na daw yung ganyang edad na natatakot na sa nanay. Kasi pag hindi yan natatakot,
hindi rin niya natatakot sa ibang tao, sabi ng amo ko. Kaya yun, pati yung ate ng amo ko, iba din madisiplina ng mga anak. Kaya yung mga anak niya is focus sa pag-aaral, may nakamanage talaga yung time nila sa paglalaro, time nila sa panonood ng mga ano, time nila sa pag-aaral, nakamanage talaga kasi disiplinado sila. Tapos hindi rin sila yung, ang tawag dito, yung kumakain, tapos maghihintay na lang sa katulong na ililigpit. Hindi. Kanya-kanya silang hatid sa pinagkainan nila dun sa ano, sa lababo. Sila na din nagpupunas ng ano, mesa, nakakaano nga eh. Hindi sila yung naguutos, nagtatawag ng tubig, ganito, ganyan. Marunong sila kasi tinitrain sila. Kasi sabi ng amo ko sa kanila daw is, walang katulong. So, sanay sila sa gawaing bahay. Kahit may mga pera sila, pero sanay sila. Ang amo ko magaling siya magluto. Sila, dalawa ng kapatid niya, magaling talaga sila magluto. Tapos, pag nandito sa akin yung mga bata, yung amo ko naman is, siya yung nagluluto, siya yung naglilinis, nag-ano, kasi ayaw niya niyang makalat. Mas gusto pa nga niya yung mga anak niya lahat andun sa school. Kasi ayaw niya yung makalat ng bahay. Gusto niya na, kasi pag andito yung bata, makalat talaga. Hindi ako makapaglinis ng maayos. Kaya mas gusto niya yung mga bata na nasa school. So, yun. Tapos, ano, kanina, pag-upit ko pala is, mahal pala yung napagupitan ko. Hindi ko tinignan yung price. Nagpagupit na lang ako bigla. Nakalimutan ko nasa city pala tong ano ko. So, syempre, pag nasa sentro ka, mas mahal yung ano. Kasi dun sa dati, yung kampong. Kasi yung kampong nila is yung parang sa atin is yung parang countryside. So, dun kasi sa dati ko mga amo is kampong side. So, pag nagpapagupit ako doon is $10 lang, yung about 300 something lang kung sa peso. Tapos kanina is about $42. So, ilan na yun? Sayang ako. Sabi, na-shock ako. Nagpagupit lang ako, ganun na kamahal. Pero hindi naman siya masyadong mahal. Pero katulad ko kasi na ano, nagkukuripot. Gupit lang, ganun na yung halaga. Pwede na ako makabili ng ano nun, ng sapatos na hindi naman siya masyadong branded, pero at least masusuot mo siya ng mga ilang buwan, ganito, ganyan. Pero gupit lang, tapos after a week, tataas din. Hindi naman ano, na-shock talaga. 42 samantalang yung sa kabila dati is $10 lang. Pero okay na din, sulit naman din yung accommodation nila kasi mababait yung mga ano nila dun. Tapos, sila na din yung nagbabagay sa shape ng mukha mo, sa shape ng buhok mo, na anong bagay na cut ng buhok mo, sila na din. So, yun. Ito na yung resulta ng buhok ko. Medyo ano siya. Dati, nagpaano na din ako, nagpaputol na din ako ng buhok hanggang dito. As in, dito talaga siya. Yung tag $10 na ano, hanggang dito. Akala ko hindi bagay sa akin kasi nga bilugan yung mukha ko. Pero marunong kasi yung mga ano dito, yung mga ibang lahi, marunong talaga sila yung nagbabagay ng ano, ng gupit mo sa mukha mo. Nabagay naman sa akin kahit ang laki-laki ng mukha ko. Pero ewan ko lang ngayon kung bagay ba sa akin kaya nang humusga. So, yun lang yung nangyari sa harap ko today. And ayun pala yung nagpa-check up ako. Hindi ko na video kasi nga ano, pag nagpa-check up ako talaga, lalo na pag may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko, natatakot ako lalo na pag malapit na yung pag tinatawag na ako ng doktor. Ewan ko ba, parang phobia ko yung ganun. So, masakit kasi yung ano ko, yung dito ko na side. Tapos dito mostly yung inaano ng ano, vaccine. Yung first at second dose. Tapos yung booster ko is this side. So, nagtaka ko ako, bakit masakit pa siya? Tapos nakukonnect siya. Yung sakit niya is connected dito sa whole chest ko tapos sa likod ko. Eh, nag-swab test naman na ako. Negative naman na. Akala ko kasi pag may chest pain daw is
yun daw yung ano nang start ng COVID. Hindi naman, wala naman, negative naman ako sa awa ng Diyos. So yung nagpa-check up ako, yun daw yung parang something in my ano daw, yung parang tendon lang daw na na-stress sa loob. So niresetaan na ako ng dalawang klaseng gamot. Pag hindi tumalab, di pa-x-ray na daw. Baka daw may nabaling ano doon. Hirap talaga pag ano. Yung trabaho ka lang ang trabaho. Tapos, iba talaga yung nasa bahay ka lang. Yung, kasi kahit nagpahinga ako dito, bibigyan ako ng amo ko pag day off ko, natutulog lang ako sa kwarto ko. Pero parang, iba talaga yung nasa bahay ka lang. Kasi wala kang iniisip. Hindi ka na ano. Hindi ka naiilang. Dito, although hindi naman walang pakialam yung amo ko pag natutulog ako. Ayaw niya mag-ingay yung mga bata. Ayaw niya pumunta yung mga bata ko kahit sa labas lang ng pintuan ng kwarto ko. Ayaw niya kasi ayaw niya mag-disturbo. Pero parang iba talaga, may iniisip talaga ako pa paano na lang pag ano yung mga bata. Ganun talaga. Kasi yung mga bata talaga, sanay sila na kahit Linggo, andun ako. Tapos unanin nila. Ano, nakatutok lang palagi sa trabaho kahit Linggo. Kasi nasasanay na sila na kahit Linggo andun ako. So, pag sometime na nagde-day off ako, yung mga bata din, panay punta dito sa ano, panay pasilip-silip sa bintana ko. Nagpapapansin. Pero, nakaka-touch naman sila kasi ano, yung endearment nila is nasa akin na talaga. Sana hindi magbago. And, yun lang, nakakamiss talaga yung ganito, lalo na pag-uwi ako. Siguro. Talaga mamimiss ko itong mga alaga ko. Kasi never pa akong nagkaroon ng anak. Sila kasi napaka-sweet ng mga bata. Yung pagsabihin mo, maligo ka na. Kasi yung mga eldest, marunong na siya mag-ano ng sarili niya. Pagising niya sa umaga, diretso na yan. Hilamos, toothbrush, yun na siya. Nakabihis na yan. Paggabi, prine-prepare ko lang yung mga damit niya, mga damit nila. Tapos, pag, minsan yan nauuna pa yan gumising sa akin, paglabas ko, nasa ano na yan, nasa sala na siya, nakabihis na, pati yung buko, marunong na kasi siya. So, hindi na sila yung, sige, maligo ka, hindi na lalaki yung bibig ko sa kanila, pati yung nanay nila, kasi may kinakatakutan talaga sila. So, talagang, that's life. Sinasabi ko na nga sa kanila, pag uuwi ako, hayaan nyo may bagong papalit sa akin, mamahalin kayo. Tapos yung pangalawa kasi yung parang hindi pa makaintindi. Yan lang talaga yung life. Come and go. So, yun lang yung story ko for today, sa mga nangyari ko for today. And salamat din pala sa tumutoks ng premiere ko, last premiere ko. Maraming salamat sa inyo. And that's all. This is Chung Chung Vlog, and God bless always. Bye bye!